Hello guys, isang magandang araw po sa inyong lahat at ako po nga po pala si YouTV at kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, don't forget po sa subscribe me, likes and please comment po kung mayroon po kayong experience tungkol sa ula. At ngayon po guys, is mayroon po tayong mapapag-usapan ngayon tungkol sa isang comment na nabasa ko sa aking isang video na kung pwede daw po hindi nabayaran yung ola niya, yung utang niya sa ola dahil malaki na daw po yung interest na nadadagdag nito kada araw-araw dahil wala po siyang kayang pera na ibigay or ibayad sa kanyang utang. At dahil doon, naghanap ako ng paraan upang masagot yung katanungan na iyon. At may nakita din akong comment. At ito pong comment na to is tungkol sa isang ola collector na nagtrabaho siya sa isang company ng ola. At ito po guys, yung comment niya sa video. Naging collector ako sa dalawang lending company. Pwede naman talagang hindi bayaran ang loan mo, depende na lang sa konsensya mo. Kasi kung kakasuhan ka, imposible hindi ka gagastusan o pag-aaksayahan ng panahon ng opisina na ang utang mo ay 3,000 o mahigit. Tsaka tama po ma'am, kapag magreklamo yan o kinasuhan ka, pwede mong baliktarin kasi isa sa ikinakatakot ng mga yan ay ang masilip yung laki ng interest nila. Alam nyo guys, kayo guys, kung tatanungin ko kayo na tungkol sa nag-comment, kung totoo or tama ba yung sinasabi niya na isa siyang ola collector sa isang ola company. Alam nyo guys, kung ako yung tatanungin nyo rin, may tama din siya yung sinasabi niya, yung part na hindi mag-aaksaya. Yes, hindi mag-aaksaya yung ola collector na puntahan ka sa inyong barangay upang bigyan ng demand letter o kasuhan and everything. Dahil guys, unang-una, matatakot niyan sila na baka ma-read sila. Yes guys, matatakot sila na baka ma-read sila at baka puntahan sila ng mga PNP. At pangalawa, hindi nila gagawin niyan na puntahan yung barangay nyo na para mag-usap kayo. Yes, matatakot niyan sila dahil baka ma-read sila. At kung mayroon kayong kinakatakutan dahil baka kayo puntahan or baka kayo i-post sa social media guys, nako, wag na wag kayong matatakot. Dahil kung i-post man kayo sa social media guys, is marami yung hindi maniniwala sa kanila dahil alam na nila yung mga paraan ng mga ola collector. Yes, alam na nila yan. At ito pa, base sa aking nakita sa news na nung nakarang araw na may na-read kasing company, base sa aking nakita, ginagawa ito ng mga ola collector upang pananakot lang sa mga taong may utang sa kanila na hindi pa nakakapagbayad. Ito ang kanilang paraan upang takutin ka, which is mali. Nakakadagdag sila ng problema at nagdagdag sila ng mali sa ating buhay. At kung gawin man nila ito, is mayroon tayong mga batas dyan. Kung i-post ka nila sa social media, is mayroong anti-cyber crime. At mas na maraming mga batas ang kakampi sa'yo guys. Huwag ka lang matatakot sa kanila. Yung isipin mo is yung kinabukasan mo. Kung may utang ka sa kanila, huwag mong isipin iyon. Kung hindi mo kayang bayaran, huwag mong pilitin na bayaran mo. Dahil ang mahalaga, alam mo kung ano ang tama mo at kung ano yung mali na ginagawa nila sa iyo. Ito po si Ron, ito po si YouTV. At kung bago ka pa lang, don't forget to subscribe me. Please comment, and guys, I hope mayroon kayong nalaman sa akin. And please comment. Bye-bye.